Suspendido ang passenger ship safety certificate ng nasunog na MV Asia Philippines. Nakatakdang pulungin ng Maritime Industry Authority or Marina ang mga shipping company para maiwasan ng ganito mga insidente. Nasa front line ng balitang iyan si Mon Gualvez. Nangangalit na apoy at makapal na usok ang bumalot sa ro-ro vessel na MV Asia Philippines habang nasa gitna ng dagat malapit sa Batangas Port mag-aalas 6 ng gabi noong Biyernes. Inabot ng higit 3 oras bago napula ang apoy. Swerte namang nakaligtas ang 85 sakay ng vessel kasama ang mga crew nito. Kinaumagaan ng Sabado, agad binalikan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police ang nasunog na barko. Ininspeksyon ng bawat sulok. Kapansin-pansin ang matinding pinsalang iniwan ng sunog. Sa investigasyon, nasa passenger side ang pinakatinupok na apoy. 70% ang nasunog ang ikatlong deck habang nasa 80% naman ang second deck. Halos wala namang pinsala ang 17 rolling cargos o mga sasakyan at motorsiklong sakay ng ro-ro. Sinubukan naming kumustahin ang mga pasahero tripulante ng nakaligtas na barko. Pero hindi pumayag ang pamunuan ng Starlight Ferries na siyang nagmamay-ari ng nasunog na ro-ro. Hindi sila pwede ma-interview. Bakit? Ayun po kasi ang patakaran ko. Patakaran ng Starlight. Agad di pa natatapos yung investigation. Hindi pa po pwede magbigay ng statement. Pero sa initial na impormasyong nakuha ng mga otoridad, napansin nila na nagkaroon ng makapal na usok doon sa exhaust. At all of the sudden, yung kanilang tinutuntungan is mainit na. So yung iba nakaramdam ng takot at yung iba is nagkaroon ng panic, nagtalunan doon sa from the vessel. So sa inilabas na pahayag ng Starlight Ferries, sinabi nitong nakikipagtulungan ng kanilang kumpanya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa imbestigasyon ng nangyaring sunog. Magbibigay din daw sila ng full assistance sa lahat ng mga pasahero at crew. Sa kabila niyan, sinuspindi pa rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang Passenger Ships Safety Certificate ng ro-ro. Babala pa ng ahensya. Just in case na if I found na talagang they failed to maintain yung procedures nila, safety procedures, then it will continue. That vessel will be subject for non-operational. Ang worst, kung mayroon talagang mga parabang tuloy-tuloy maraming mga incidents na gano'n, then there will be issuance of no sail order muna for the whole fleet. Nakatakda namang pulungin ng marina mga shipping companies dahil sa insidente. Tingin kasi nito, tila nagiging kampante ang mga tauhan ng barko. Sometimes lang hindi lang sila siguro nag-drill kapag meron karoon ng mga incident na ganito. Depensa ng Coast Guard. Lagi kami nagkakandak rin ng ERE or yung emergency readiness evaluation at saka ng VSEI, no, vessel safety inspection. So nakaka-comply naman sila. Sadyang nagkakaroon lang talaga ng mga aksidente na hindi na maiwasan. 2-3 linggo raw aabutin ang investigasyon ng Marina at ng PCG. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5!